Panis, ulit ako. Yun na nga eh. Naisip ko rin. So may pagbabago ba, Mark? Abay, wala. Ngayon, ngayon naman, yung paligid naman ko ni ng BAU, yung aming inikot kasama yung MMDA Special Operations Team. Dito kasi ko ni sa paligid ng Cubao, yung maraming residenteng umaari ba ng kalye bilang garahe nila. Na problema natin. At alam naman natin na itong paligid ng Cubao, pag ito nag-clog dahil sa mga obstruction na yan, ay apektado ang EDSA. Sila yung mga paulit-ulit na sinisita pero tuloy pa rin ang pagparada. May mga residente rito na may dalawa ng ticket, natikita na minsan, at pinaalalahanan sila ng MMDA na on the third apprehension, hihilahin na yung kanilang sasakyan. Pero syempre, kagaya ng binanggit ko na sa'yo nung nakaraan, ang problema naman talaga, wala silang mapaparking ang iba. Pero still, in the bigger picture, problema pa rin ng MMDA kung sila naman ay sakali paparada. Kaya sila ay sinita, pero expectedly ay babalik din ang mga ito. Kaya babalik-balik din daw ang MMDA sa lugar na ito para mag-clear up itong area. At yung mga iba naman, ng mga residente na binigyan ng 5-minute grace period, pag hindi lumabas ang kanilang bahay para kulin ang sasakyan, ito yung mga hinila na talaga ng MMDA para dalhin sa impounding area sa Pasig, yung kanilang sasakyan, at doon na nila i-claim yung kanilang mga sasakyan. Nasa inner roads pa rin yung mga rider na bumabiyahe, nagbabaka sakaling hindi sila mahuhuli kahit wala silang helmet at may lisensya, yun mga natatimingan kanina. At ini-impound kagyat yung kanilang mga motor, yung mga violators. Meron pa nga kami nakita yung talyer, kahit na nakita nilang ito na yung MMDA Special Operations Team, hindi talaga tinanggal yung ginagawa nilang sasakyan na police mobile. Kanina, di ba sinabi ko na nandito sa inner roads ng Cubao, yung mga residenteng nag-aari ng kalye, di ba, bilang private garage nila. So, maliban doon, ang pinakamalaki pang problema ko ni ng area na ito ay yung mga delivery trucks, yung malalaking truck na dito na naghihimpil. Ito yung mga paulit-ulit na rin tinitikitang. Kanina nainis na nga yung MMDA Special Operations Team ko ni dahil meron silang tinikitan na isang truck at pinaalis. Akala siguro nitong truck driver ay hindi na babalik yung MMDA, umikot lang pala. Pag-ikot nila, nandun na naman. Nagparadahan na naman dun sa bawal. Nainis na talaga, impound na talaga yung truck na pasaway. Ito, maraming mga truck dito sa area na ito, at ito yung talagang pagpumarada sa roadside. Kumakain na ito ng minsan 1.5 na lane yung kinakain nila. So, ang sinasabi ng MMDA, akala siguro nila sa ibang araw na uli babalik, susurpresahin nila ito kahit na within the day, pababalik-balik sila rito sa area na ito hanggang matutunan ng mga tao yung disiplina. Yun, Connie, yun na. Mark, hindi na ako magtatanong, alam na natin ang sagot. Maraming salamat na lang. Ha? Thank you sa iyong report. Yan po naman si Mark Salazar, nakatutok, kasama pa rin po ang MMDA.